So yun guys, ito yung may singaw dito, lumulusot. Ayan, kaya kailangan natin i-seal itong mga gilid dito. Late night, late night. Hapon na pala. Installation natin, guys. Tingin. Yo, ano? Linis na lang. Ito ay sunod ni sir kasi madumi. Madumi talaga 'yan sa Fortuner. Madul lang tayo. No? Tapos na. So mamaya magtatanggal tayo ng turbo dito sa city kasi may singaw. Pakita ko sa inyo yung lumang turbo. So itong compressor housing nito, nilagyan ko rin to ng ano, ng beta gray. Ito. Ito dito. Nilagyan ko rin siya ng beta gray kasi malakas yung singaw dyan. Ayan. So nagtatapon siya ng boost. Kaya yan yung lalagyan natin ng ano, yung sa bagong turbo, lagyan natin ng bagong lagyan natin ng beta gray. Dinamihan ko na talaga yung silicone dyan para walang boost leak. Spark plug naman yung palitan ko. Matagal na itong spark plug na to.
ano natin? Ah, save lang ba na kaganyan? As per sample lang talaga, sir. Ha? As per sample. Kung ano sample mo, sir, pinagagyan siya. Dito? Pareho lang na ito, sir. Dilipat mo lang. Yung gas na itong ano, o-ring? Oo. O-ring lang, sir. Mayroong o-ring dyan. Ha? May o-ring dyan. Ito baka meron kayong bago. Bagong o-ring? Oo. Lagyan natin. Lagyan natin ako. Guys, tapos na. So yun guys, at naikabit ko na ulit yung turbo at yung oil feed kasi nagpagawa ako ng bago kasi bumigay na yung luma. So nagtatagas siya sa baba at saka yung dito sa ibabaw nagtatagas din. So nagpagawa ako kanina dun sa may monumento, ang nagastos ko is 1.5. Tapos yun, malakas na yung city ngayon. Wala nang singaw yung compressor housing niya. So nagbo-boost na siya. At maririnig na talaga yung spool. So nung una kasi, yung unang kabit kasi wala talagang spool kasi malakas yung singaw dun sa may compressor housing. So sana nung una pa lang nilagyan ko na siya ng Betagray para umayos yung boost. So ngayon okay na. So papakita ko na lang sa inyo mamaya. At wala na akong gas, kailangan lupang magpagas muna. Alright, dito lang ako sa shop. Yan, tapos paalis na ako. Dami naming line up oh. So maraming salamat sa mga patuloy na nagpapagawa, sumusuporta dito sa Sita Avenue Upholstery Shop. Ayan. So dito lang tayo guys sa tapat ng Gili North EDSA. So ito guys, maririnig na natin yung spool nito. Diba? Nung unang install kasi natin, walang spool talaga. May ano siya, may boost siya pero mahina, parang walang turbo. Yung hatak niya mahina. Ikatulad dito, nag-i-spool na talaga siya. Diba? So, yung una kasing install ko ng turbo, hindi talaga siya nagbo-blow off. So, kung magbo-blow off man siya, napakahina. So, ibig sabihin nun, malaki talaga yung leak. Kaya, ayun, naayos na. Nagbo-blow off na siya ng malakas. Okay? So, nare-ready ko lang tong, ano, itong city din. Kasi, baka next week, magta-travel kami papuntang Masbate. So, dadalhin namin tong city doon. Ilo-long drive natin. Okay? So, abangan. Kasi marami rin mga nagko-comment kung safe ba ilong ride ang turbo. Mga ganun-ganun. Maraming mga katanungan na ganun, lalo na sa TikTok. So, safe naman. Maraming beses ko na rin itong na long drive sa North. So, try naman natin sa Masbate. Medyo malayo-layo yun.